Saan yung coffee? Gumising ng Sabado. So, ang gagawin natin today is since 30 days na pala tong coffee maker natin, which is the Nespresso, gagawa natin siya today ng review. Okay, pero before that, coffee muna tayo and then i-prepare natin yung mga kailangan mamaya kasi punta kami sa doctor. Schedule for vaccine si Jacob. So, medyo marami na kaming naiipon na use capsules, ibabalik namin to sa Nespresso store for recycling. So, ayun sila. Okay, sarap. Okay, so, by the way, my name is Jake. If you're new to our channel, welcome. Don't forget to like and subscribe. What? Like and subscribe for the channel. So, stay tuned and enjoy the rest of the video. So, okay, we're back here at HQ. So, nakabili na uli kami ng tatlong sets ng coffee capsules dun sa boutique nila sa Rockwell. So, ngayon, pwede na nating i-continue yung pagre-review after 30 days of using it. Okay, so sa mga hindi pa nakakapanood ng aming unboxing and review sa Pixie machine, just click the link sa taas para magkaroon kayo ng konting background. So, ang itatakil namin ngayon is yung performance, actual coffee experience, value for money of course, and then yung pang-apat is yung pros and cons. So, mag-start tayo sa performance niya. So, sa performance niya naman, ang tinitingnan lang namin is yung, syempre, number one, yung mga moving parts. So, ang mga moving parts lang naman dito is yung kanyang power button. Ano tawag dito? Espresso and lungo selection buttons. And then, syempre, yung lever. And then, yung water tank sa likod. Itong capsule container. And then, yung kanyang spill pan. So far, okay naman siya. And syempre, ang pinaka-importante dito is yung kanyang heating. Kasi, syempre ka naman, kung hindi siya mainit, edi, walang kape. Next is the coffee experience. So, sa coffee experience naman, since okay nga yung performance niya, di ba? So, yung output niya, espresso pa rin naman. Tapos, medyo nakakarami na rin kami ng
coffee capsules na natitikman, like yung Arpeggio, Ristretto, Kazar, Roma, Darkan, Columbia, Vanillo, and Chocatino. So as part of actual coffee experience, very satisfied kami. So for value for money, ang tinitingnan ko lang kasi dito is yung everyday consumption ko. Ang average consumption ko ng coffee per day is nakakaisa ko. So weekdays, even weekends, kami nakakaisa talaga kaming coffee. So ang price nun is around nasa 140 to 150 depende sa type ng coffee na in-order namin. So kung 1 cup, since bumili lang nga kami ng coffee machine dito sa bahay, nag-a-average lang kami ng 30 to 35 pesos per day. And kung i-compare mo yun sa price ng coffee shop versus yung sa binibili namin capsule per day, is napakalaki ng difference. So, bali yun yung value for money. Ngayon naman, is punta na tayo sa pros and cons. Mag-start tayo sa pros. So, number one sa amin na pros is yung convenience. Anytime na gusto namin mag-coffee, early in the morning, di ba? Or late, very late in the evening, pwede kami gumawa ng coffee namin. Number two is yung consistency. Consistency is very important pagdating sa coffee, di ba? So, you want same experience and same quality. Number three pros is yung variety of coffee capsules or yung coffee grounds. So, meron silang three families. First is yung intense family. Second is the balanced family. And the third is flowery, fruity family. So, not sure if kung gaano karami yung kanilang selections. Na-try pa lang namin is 8 types of intense and balance, no? So actually hindi ko nga sure kung ano pa eh. Kung saan pa ba yung mga ano nila, yung barista selections. So ayun, so yun yung mga pros. Syempre may cons naman, pero so far wala eh. Yun nga, titingnan din natin kasi dapat i-consider din natin yung maintenance niya after several months or years. Kasi hindi natin maiiwasan yung magkaroon siya ng salination dun mismo sa internals niya. I-mention na rin namin yung mga kailangang ingatan. Siyempre sa araw-araw namin ginagamit, nakikita namin yung mga kailangang ingatan na baka maging cause ng damage. So number one is yung sa water tank niya. Usually, ito yung madalas na refillan mo. Siyempre, maliit lang yung capacity niya. So madalas mo siyang tinatanggal. Although, pwede ka namang gumamit ng ganito, ng pitcher. So, kukuha ka lang ng tubig and then sasalin mo lang siyang ganon. Kukuha ka lang ng tubig and then tatransferan mo lang. So, mas madali. Especially kasi nasa likod siya. So, ang hirap pag baklas ka ng baklas. Masyado nabanggit, which is yung prater niya. Same din, yung although ano naman siya talaga. Walang problema yung heating niya and yung cold. Ang ano lang, iingatan mo lang is yung internals, yung loob. And then, syempre, itong mga maliliit na parts, every time na huhugasan mo, so ingatan mo lang. And then, yung spring. And then, syempre, yung ilalim, kung babasain, di ba? So, before we end this video, syempre, gagawa tayong coffee. And this time, cappuccino naman. Kasi, yung previous nating na-unboxing, gumawa tayo ng Americano and latte. So, tara! Thank you.
So okay, so ito na yung ating cappuccino. Tikman natin. Ah, baristang barista. Yo! Okay, so I hope may natutunan kayo at nag-enjoy kayo dito sa aming part 2 ng Nespresso product review. So make sure to check the notes or the description below for some useful information. So comment kayo sa baba kung may gusto pa kayong itanong or kung may gusto kayong malaman about this product. So don't forget to hit like and subscribe and hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos namin. Again, thank you sa lahat ng suporta nyo and I hope magkita-kita tayo sa next, sa mga future episodes ng JFAM TV. So, peace out! Sabay mo na. Okay, so don't forget to... Forget? Kasi pa kasi. Okay.